Ayan. Magandang hapon sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. Hanghihintay lamang po tayo. Ngayon ay naririto na naman po tayo sa 40 minutong session natin sa Filipino 10. Okay. Ngayon po ay sabi nga natin, nasa ikatlong markahan na tayo. Kaya alam kong nasasabik na ang lahat. Sige. Yan. Siyempre, makakasama niyo muli si Tutor Donna. Tayo-tayo pa rin ang magkakasama ngayong hapon na ito. At nagugulat ba kayo kung bakit nakaganito si Tutor Donna? Okay, siyempre. Yan. Nakaganito si Tutor Donna dahil ngayon ay buwan ng Sining. Tayo ay nakikibahagi at nakikiisa. Okay, tinatawag nating National Arts Month ngayong Pebrero. Meron tayo tinatawag na meron sila mga paligsahan o patimpalak na maaaring kaysalihan ng bawat isa sa inyo. Kaya ano pang hinihintay? Sali na kayo, ha? Sige, grade 10. Sige. Ngayon ay bago tayo magpalipad-bati, syempre, katulad ng madalas nating ginagawa, hinihiling ko sana na ito ay ibahagi natin. Okay, i-share natin sa ating mga kasamahan, particular sa mga grade 10 na katulad ninyo, na kung saan ay nagnanais ding itulay ang tinatawag nating pagkatuto. Sabi nga, sa isang click mo lang, nakapagbahagi ka na, nakatulong ka pa. Di ba, grade 10? Sige, sabay-sabay nating i-share ang link na ito para makapagbahagi tayo at makatulong sa iba pang grade 10 na nais itulay ang kanilang pagkatuto. Simulan na natin, sabay-sabay tayo. Ayan. Sige. Ayan, habang tayo ay nag-share, di ba? Okay, ibahagi natin itong nasabing ating link para sa hapon ito. Di ba? Bagay ba kay Tutor Donna ang kanyang headband? May pamunting daga si Tutor Donna. Bubuit. Yan. Ayan, nakakita ko na marami nang naririto ngayong hapon at natutuwa si Tutor Donna. Dahil muli tayong magkakasama-sama. Kaya ano pang hinihintay ni Tutor Donna? Paliliparin na ni Tutor Donna ang pagbati ninyo at inyong pakikibahagi, syempre, sa hapong ito. Diba? Sige, yan. Simulan na natin ang isang minuto. Yan, magandang hapon sa iyo, Enrico Dalupan. Good. Okay, magandang hapon po. Ayan, Gio, Chester B1. Pag nabumati kayo, ilagay niyo yung pangalan ng paaralan. Gayun din, syempre, kung saang division kayo mula at syempre yung guro na talagang tumulong din sa inyo para sumusuporta sa atin dito sa Itulay, ha? Para mabati rin natin sila. Okay, magandang hapon, Gio Chester B1, Denzel Dumadag, John Clyde Edanyo, Kate Allison Rivera, Darren Bayaborda, Christina Amargo, Francine Ann Ilaw, magandang hapon. Myron Sheila Duran, Jeffrey De Los Reyes Nunez, Jeriel John Orsolino, Beverly Mamarin, magandang hapon, Beverly, Ma'am Beverly, salamat sa iyong pagtutok ngayong hapon. Yan, Patricia Ortega, Alwin Henry Terso, Princess G. Sison, April Muriel, Maxine Landingin, Lorraine Joyce Rocha, sige, tuloy na lang natin. Krista, Christian Enos Rivera, Biona Rosario, Heather Ann Sabino Ramirez, Myla Filomine, nandito. Ayan, ang 10 Innovation, Jessery Parsan, Katrina Inocencio, ng 10 Joyfulness, Ara Rose Mayuyo, Christian Enos Rivera, Mariel Etikenia, Rainiel Manabat de Vera, syempre, present, di ba? Precious Love Almasar, Justin Ray Montes, Myra Rose Hinampas, Francine Ann Ilaw, Nicole Balon,
Yan. May babati. Magandang hapon po mula sa Pulong Buhangin National High School Division ng Bulacan. Hello po, Ma'am Bebs. Kamusta po? Maraming salamat sa iyong pagtutok at pagsuporta. Gio Chester Juan, mula sa Caybiga High School. Sa Caloocan ito. Jeffrey de los Reyes Nunez. Gian Andrew Biona. Victor Luis Villanueva. Christine May Pasiona. Okay, mga Tagalas Piñas. Hello sa inyo. Rahima Biray. So, di ba? Parang nag-attendance si Tutor Donna, di ba? At salamat sa inyong pagtutok. Titiyakin natin na tayo ay magbabalitaktakan at kung saan ay magbabahagi na ng ating kaalaman ngayong hapon, di ba? Okay, sige. Ihabol na natin si Kian Martin Barnikia Agustin. Yan, salamat sa inyong pagtutok ngayong hapon. Okay. Ngayon, sabi nga natin, tayo ay pumapasok na sa ikatlong markahan at ngayon ang unang linggo natin. At ang ating paksa ay aalamin natin ano-ano ba yung mga pamantayan sa pagsasaling wika. Yan. Okay. Ang ating naging batayan ay sa module ng ating central office. Diyan kinuha o hinalaw ang ating mga gawain para sa hapong ito. Okay. At ito ang inaasahan natin ngayong hapon. Okay, una, nagagamit ng angkop ang mga pamantayan sa pagsasaling wika. Kaya titingnan natin, aalamin natin paano nga kaya magsalin ang grade 10. Yan, sige. Marami pang may pabati. Tingnan ko nga, Ashley Barcelo, okay, mula sa 7 Approachability. Guro ay si Sir Joel Cambalon. Cyril Hope Ariso, gayon din. Mula sa Caybiga High School. Hello sa mga taga-Caybiga po. Yan. Kiana Teplo Nuevo, welcome back. Okay, balikay ang pagbabalik, Kiana. Yan. Erwin Jade Shitake Kambing ng 1 Diron, Gisehan James. Oh, ang daming pabati. Belmonte Kashika Javier. Sir Joel Cambalon, magandang hapon. Nakaantabay po mula sa Las Piñas East National High School. Salamat po, sir. Katrina Fahura Mochano, Prince Kian. Okay, ang daming pabati. Sige, Jenica Estera. Ang bilis eh, hindi na makita. Jenny LJ Rodillo ng Seven Blessedness. Yan. Kyle Alcaide. Okay, medyo mabilis. Sige, mamaya. Babati, huwag kayong aalis ha. Siyempre, magbabalitaktakan tayo. Mag-antabay lamang kayo dyan at makibahagi para sa hapong ito sa ating talakayan. Kay mame, babatiin at babanggitin ni Tutor Donna yung mga pangalan nyo na yan. Para naman, siyempre, mabigyan kayo ng pansin sa inyong pag-antabay. Yan. Patricia Ortega, Leon Giselle Marcelino, Sherwin Masenyat, okay, ng Tagalas Piñas East, Alisa Restive Picar. Yan. Sige. Simulan na natin. Okay. Balik-aral muna tayo. Siyempre, balikan muna natin yung ilan sa mga akdang pampanitikang na talakay natin noong ikalawang markahan. Ang gagawin lamang natin dito ay, okay, aalamin natin ano bang uri ng akdang pampanitikan yung nasa pangkat A at pipiliin natin yung sagot sa pangkat B. Ganun ang gagawin. Katulad ng madalas nating ginagawa dito, grade 10, isusulat yung bilang at isulat kung ano ang letra ng tamang sagot para alam natin kung ano ang bilang na inyong sinasagutan. Handa na ba ang grade 10? Handa na ba kayo lahat ngayon na nakatutok dito? Sige, kung handa na, nais kong makita ang mga papuso ninyo. Papuso muna dyan. Pahingi naman ang puso. Yan. Okay, bago tayo magsimula, pahingi muna ng puso. Okay, habang hinihintay para malaman ni Tutor Donna kung handa na ba at tunay na makikipagbalitaktakan ngayong hapon. Yan, sa mga nakaantabay. Catherine May Simeon, Roy Lester Estera. Okay, yan, ang dami ng mga taga-Caybiga. Salamat sa inyong pagtutok, ha. Medyo hindi mabasa ni Tutor Donna, ang bilis eh. Okay, Regine Orpiana, sabi niya, handa na po. Yan. Hello, magandang hapon, Sir Alvin Bianya. Lagi nakatutok. Yan. Yes po, sabi ni Kiana. Okay, Roy Lester,
Ang bilis eh. Okay, sige, Enrico Dalupan. Yan na ba, may sagot na. Sige, ang gagawin natin, simulan na natin. Nakita ko na yung mga papuso ninyo. Lalong ginaganahan si Tutor Donang makipagbalitaktakan sa inyo. Kaya ano pang hinihintay? Sige, gawin na. Isulat na dyan ang tamang sagot. Lagyan ng bilang at yung letra ng inyong tamang sagot. Ano nga ba ang uri ng aktang pampanitikan? Yung mga nasa pangkat A at pipiliin niyo yan sa pangkat B. Simulan na habang naghihintay ako ng inyong mga kasagutan. Siyempre, babati muna si Tutor Donna. Hello, Maxine. Landingin na yan. Salamat sa papuso. Myra Rose Sinampas. Rainel Manabat Rivera. Christian Enosh Rivera. Patricia Ortega. Sofia Dominic Gada Andrada. Gio Chester. Paolo Cariaga. Ang dami, no? Salamat. Yan, hinihintay na ni Tutor Donna habang nagbabasa ng mga pangalan ninyo at pagbati si Tutor Donna. Ha? Alamin na natin, gusto kong makita ano nga ba yung mga sagot ninyo. Okay, balik-ara lang tayo sa mga nakaraang aktang pampanitikang ating tinalakay sa ikalawang markahan. Sige, nakita ko na may sagot si Enrico Dalupan. Yan, sinagutan niya na mula bilang isa hanggang pito. Yan, sige, ang tabay lang. Enrico, ha? Tingnan natin kung tama yung sagot. Hello, Ambiles. Jeffrey Nunez. Yan, may sagot na si Regine Orpiana. May sagot na rin. Sige. Tingnan natin sa bilang isa. Dilma Rousseff sa kanyang inaugurasyon. Tingnan natin yung bilang isa. Ano kayang uri ng aktang pampanitikan ito? Tingnan ko nga. May sagot na si Regine yung bilang isa niya. Sabi niya ay nobela. Sige, tingnan natin kung mababalikan pa eh, no? Yan. Si Maxine may sagot na rin. Okay. Sabi niya ay F talumpati. Okay. Si Kiana. Okay. May sagot na rin. Si Red Sir. Ayan. Dumarami na yung sagot. Mahusay. Nakakatuwa. Sige. Naghihintay yan. Pare-pareho din yung mga sagot. May sagot na F. May sagot na D. Tingnan nga natin. Ano nga bang uri ng akdang pampanitikan? Ang akdang Dilma Rousseff sa kanyang inaugurasyon. Yan, ba? Ang dami ng mga sagot. F, talumpati daw. Halos pare-pareho ang sagot nila. Bilangin ninyo, ha? Maging tapat sa sarili kung ilan ang nakuwang puntos. Sige, unang bilang. Tingnan natin. Ito nga ba? Yan. Ito ay talumpati. Yan, si Dilma Rousseff. Nakilala natin to, di ba? Okay, sa bansang Brazil. Yan. Ikalawa, ako po'y 7 taong gulang. Tignan nga natin. Oh, ang daming tama. Tama ang sagot lahat ni Cheyenne, Erwin, Precious, Mark, ayan, Gisrel, Katrina, ayan, Angelo, Regine. Puro F ang sagot nila. Mahusay. O, ikalawa na tayo. Ako po ay 7 taong gulang. Ano kayang uri na akdang pampanitikan ito? Yan. Tingnan natin. Kyla Robin Valdez. Yan. Ng grade 7, blessedness. Okay, sa ilalim ng pamamahala ni Sir Joel Cambalon. Salamat po. Yan. Sige, makibahagi na. Kahit ikapitong taon, pwede rin naman. Ito ay maaring dagdag kaalaman sa inyo, di ba? Maxine, may sagot na si Maxine Landingin. Yan. Si Gian, sabi nila B. Si Ermile, meron na rin. Okay, tingnan nga natin kung tama. Okay, bilangin nyo ha. Nakakapangalawa na natin ito. Okay, ako po'y 7 taong gulang. Ano kayang uri na aktang pampanitikan ito? Letrang B. Aba, mahusay. Tama sila lahat. Oh. Si Mariel, Alwin, John, Jude. Ayan, dagli po yan, sabi ni Jeriel. Okay, Floyd, Princess, Sophia. Ayan, tama kayo dyan. Mahusay. Okay, ikatlong bilang. Ang matanda at ang dagat. Ano kaya ito? Okay, bilang 3 na tayo ah. Tama yung mga sagot ninyo. Daisy, Katrina, Carissa, Alisa. Yan, tama. O bilang 3 na tayo. Tingnan natin. Ano namang kayang uri na aktang pampanitikan yung bilang 3? Okay, lagyan ng bilang. Yan, may sagot na si Precious, si Denzel. Meron na rin. Okay, si Kiana, si Kian Martin. Meron na rin sagot. Si Kiana. O yan, ang dami ng sagot. Okay, tingnan nga natin. Sabi nila, letrang D. Pare-pareho sila. Letrang D. Letrang D nga ba ito? Tingnan nga natin. Ayun, magaling. Nobela. Mahusay ito ngayon ah.
nakakatuwa kayo. Ika-apat na bilang. Sina Thor at Loki sa lupain ng mga higante. Simulan na, bilang apat na tayo. Yan, tama ang mga sagot ninyo. Kiana, Kellyn, Jeffrey, Shandy, Regine. Yan. JC, Mariel. Bilang apat na. Tingnan natin. Anong uri na ng pampanitika ng bilang apat? Oh, may sagot na si Justin, si Denzel, Precious. Gayun din si Jude. Okay, may sagot na. Si Gian, ang bilis eh, no? Yan, tama, pare-parehong sagot nila. Lian, Giselle, oh, yan. Sige, sabi nila, letrang C. Okay, letrang C nga ba ito? Aba, magaling. Okay, letrang C. Okay, sina Thor at Loki. O, bilang lima na tayo. Tama yung mga kasagutan nyo. Halos lahat tama, mauhusay. Ikalima, ang aking pag-ibig. Ang aking pag-ibig. Ano kaya itong uri ng akdang pampanitikan? Okay, tama. May paliwanag pa si Jude Michael. Sabi niya, mito sapagkat mga supernatural ang mga gumanap. Tama ka dyan. Okay, may sagot na si Regine, si Kian, ay, mga mabibilis, no? Jamie, Peter, Roy, Myra, o letrang G ang mga sagot nila. Ang bibilis. Okay, tingnan ko nga. Mukhang nagmamadali ng mga to. Letrang G, tula. Tama. Okay, ika-anim na tayo. Sintahang Romeo at Juliet. Yan, tama yung mga sagot ninyo. Erwin, Princess, sa bilang lima. Ayan, nababasa ko. Mahusay. Okay. Ika-anim na tayo. Sintahang Romeo at Juliet. Ano naman kayang uri na akdang pampanitikan ito? Ayan, may sagot na. Okay, may sagot na si Sir Joel Cambalon. Aba, okay, talagang nakikibahagi ito. Si Kian Martin, may sagot na rin. Si Gian. Okay, pare-pareho ang sagot nila. Ang dami. Letrang E. E daw ito. Tama nga ba? Okay, isa itong dula. Magaling. Di ba? Nakakatuwa. Okay, tama yung sagot ni Abigail, ni Kiana, Angelo, Regine, Rachel, Patricia. Yan, very good. Tama yung sagot ninyo. At marami pang iba. Ikapito na tayo. Aginaldo ng mga mago. Inan nga natin, aginaldo ng mga mago. Ano kayang uri ng akdang pampanitikan ito? Mukhang isa na lang ang natitira. Okay. Kay Payo del Rosario, magandang hapon po mula sa Pulong Buhangin National High School, Division ng Bulacan. Maraming salamat sa inyong pagtutok ngayong hapon. Yeah, marami nang may sagot. Si Redster, Denzel, Monica, Darren, J. Lloyd, Katrina. Okay, sabi nila A. Lahat halos sila. Yan, si Enrico gayon din. A, magaling, nakakatuwa. Tingnan ko nga kung ilan ang okay, nakuha ninyong tamang sagot. Sige, gusto kong makita kung ilan yung tamang sagot na nakuha ninyo. Okay, tingnan ko nga. Yagihintay si Tutor Donna. Tama yung mga sagot ninyo. Okay. Ano ang tama? Tingnan natin. Si Precious, aba, 7 over 7. Very good, Precious. 6 over 7. 7, 7. Aba, kauhusay, oh. Kung may pagkakamali man, isa, okay lang yun. Diba? Nakakatuwa. Ang mahalaga, sabi ko nga, lagi kayong sumusubok at hindi susuko. Diba? Ayan, nakakatuwa naman ng grade 10 na nakaantabay at tumutok talaga. At talaga naman ngayong hapon ay nakibahagi. At nakikibahagi. Ayan, ayan si Tutor Donna, oh. Okay, may pa-thumbs up si Tutor Donna. Ang daming papuso, salamat, yan. Okay, tuwang-tuwa si Tutor Donna. Okay, sa inyong mga nakuha, ibig sabihin, ng ikalawang markahan, naaalala at alam na rin talagang tumimo sa isip yung mga akdang pampanitikang natalakay ninyo. Mahusay. Kakatuwa. Hello, Jude Michael Botardo, Jansalin. Mula sa Masagitsik, Banalo National High School, SDO Batangas. Magandang hapon sa inyo. Yan. Ayan, ayan yung mga papuso. Si Enrico Dalupan, ang daming papuso. Si Kiana, mula sa Kiana Templo Nuevo. Yan, lagi yan nandito. Mula sa Camarines Sur National High School. Okay. Yan, salamat ha. Ang daming papuso, nakakatuwa. Okay. Pero syempre, pinaghandaan ni Tutor Donna ang hapong ito. Okay. Kung mga nakaraan, meron tayong tumbas awit, ay tumbas salita, ngayon,
meron tayong tumbas awit. Alam ko marami dito mahuhusay, umawit o kumanta. Yan, yung daming papuso, iba-ibang papuso ni Catherine Nea. Salamat, Catherine. Ayan. Ngayon, tingnan ko nga kung paano nyo tutumbasan sa Filipino yung mga okay, pamagat ng awitin mula sa Ingles. Tingnan natin ha, kung sinong mahusay magtumbas. Okay? Handa na ba kayo, grade 10? Yan, sige. Sa mga papusong ibinibigay ninyo, nakikita ko kung gaano kayo kahanda ngayong hapon. Meron tayong gawain, tumbas awit. Meron ako dito mga pamagat ng awitin mula sa Ingles. Ngayon, ang gagawin ninyo, okay, tutumbasan ninyo sa Filipino. Ano kaya sa palagay ninyong pwedeng maging tumbas nito sa Filipino? Handa na. Yan, ang daming papuso. Handang-handa na ang grade 10. Yan, sige, simulan natin. Unang bilang, take me to your heart. Tingnan ko nga, paano nyo kaya tutumbasan sa Filipino ang unang pamagat ng ating awit. Tingnan natin, take me to your heart, sabi. Sige, gustong nakabasa ni Tutor Donna ng inyong pagtutumbas sa pamagat ng awitin yan. Take me to your heart. Okay, sige, habang naghihintay, mukhang alam na ni Jude yung gagawin natin, di ba? Katulad ng ating inaasahan ngayong hapon. Sige, huwag mahiya. Sige, itumbasan ninyo sa wikang Filipino yung pamagat ng awit na yan mula sa Ingles. Tingnan nga ni Tutor Donna kung paano nyo tutumbasan. Okay, take me to your heart. Tingnan nga natin. Sige, tingnan natin. Tapos mamaya babasahin natin yung inyong mga naging pagsasalin. Aba, meron siya si Ashley Mansayak. Ang sabi niya, dalin mo ako sa iyong puso. Aba, okay, si Sir Joel Cambalon, sabi niya, dalhin mo ako sa feeling ng iyong pagmamahal, aba? Ang lupit din, ano? Okay, si Denzel, sabi niya, dalhin mo ako sa iyong puso. Ayan, nakita natin, halos dalhin mo ako sa iyong puso, no? Pero halos ganun din naman ang kahulugang ipinahihiwatig nito. Ayan, o sige, mahusay ha? Dalhin mo ako sa iyong puso, yun ang maraming sagot. Si Kate, si Redzer, dalhin mo ko sa iyong puso lahat. Oo, tama. Oh. Sige, tingnan natin mamaya kung paano natin okay, tutumbasan pa ang iba. Ikalawa na tayo. Yan, ang galing. Oh. Sige, tingnan nga natin. Ikalawa, this is the moment. This is the moment. Tingnan nga natin. Okay, ayan. Puro dalhin mo ko sa iyong puso. Mukhang, sabi nga natin, mga umiibig ang mga ito. Okay, yung this is the moment, tingnan natin. Ano kaya ang pwede natin itumbas dito sa Filipino? Sabi ni Justin Rain Montes, ito na ang pagkakataon, ba? Sabi ni Gio Chester, ito na ang pagkakataon, gayon din. Tingnan natin, pare-paro, gayon din si Jail, si Sheila, okay, si Mark Daryl, ito na ang pagkakataon. Ganyan ang mga sali nila, pare-pareho, no? Ito na ang pagkakataon. Okay, tingnan natin, baka merong maiba. Ayan, pare-pareho, si Paolo, ganun din. Paolo Cariagach, si Cheyenne Montaño, yan. Okay, yan, pare-pareho. Sabi nga, ito ang pagkakataon. Ito na ang pagkakataon. Sige, tingnan natin. Ikatlo, my heart will go on. Sige. Sabi ni PJ, isa puso mo ako. Yan. Okay, my heart will go on. Sabi ni Sir Joel Cambalo, narito na ang sandali. Aba, lagyan ng bilang para hindi tayo malito, ha? Sabi ni, narito na ang sandali. Aba, sabi niyo, sa ikalawa siguro yun, this is the moment, no? Okay, daging kakaiba. Yan. Ikatlo na tayo, my heart will go on. Ba, nagbibigay ng ibang pamagat eh, no? Yan muna tayo, tumbasan natin sa Filipino. My heart will go on. Tingnan ko nga. Ayan, si Jude Michael Botardo, Jan Salin. May sagot na. Maghihilom din ang aking puso. Sige. Sabi na Regine, lilipas rin ang aking pagmamahal. Aba, iba-iba. Tingnan natin ko, sino yung mas malapit. Sabi ni LJ Rodillo, ang puso ko ay may ay magpapatuloy, ba?
Sabi naman ni Sir Joel Cambalon, ang pag-ibig ko'y magpapatuloy. O, di ba? Okay, sige. Nakikita natin, mamaya pansinin nyo kung paano nagsasalin, kung paano sinasalin ninyo yung mga nasabing tinatawag nating pamaghat na mga awiting yan. Kung anong mapapansin nyo mamaya. Ika-apat, right here waiting. Right here waiting. Tingnan natin sa ika-apat. Okay, meron pa sumasagot sa bilang tatlo. Ang puso ko'y magpapatuloy. Ang aking puso'y magpuso ko'y, o yan, pare-pareho, puso ko'y magpapatuloy. Yan, sige, tingnan natin ang bilang apat. Yan. Right here waiting. Ika-apat na tayo, andito naghihintay, sabi ni LJ Rodillo. Sige nga, tingnan natin. Sabi ni Jeffrey, ako ay naghihintay para sa'yo. Naghihintay ako para sa'yo. Sabi ni Ashley, naghihintay ako dito. Yan. Sige, mamaya aalamin natin kung paano yung mga ginawa. Sabi ni Jude Michael Botardo, asan na yung kayo? Nawala. Narito ako at patuloy na naghihintay. Yan, patuloy na naghihintay. O sige, tingnan natin. Ikalima na tayo. When you say nothing at all. When you say nothing at all. Pasensya na, si Tutor Donna kasi hindi nabiyayaan na magandang tinig para kayo ay maawitan. Sige, tingnan natin yung ikalimang bilang. When you say nothing at all. Tingnan nga natin. Ayan. Ayan, marami pang sumasagot sa bilang apat. Okay, yung mga usay, hindi sumusukoy talaga naman. Si Enrico Dalupan, sabi niya, kailan ikaw? Sabi, wala sa lahat. Yun ang sabi ni Enrico. Sige, Enrico, mamaya aalamin natin, no? Kung paano. Okay. Bilang lima. Okay. Wala ka man lang sinabi, yaba? Kapag ika'y walang sinasabi, sabi ni Sherisa Ashni. Okay. Noong wala kang sinabi kahit konti. Nakakatuwa yung mga sali ninyo, you know? Yung mga tumbas ninyo. Okay, sige. Yan ay, sabi nga natin, panimula lang natin. Okay, ano ba yung tawag natin sa pamamaraan? Okay, tama yung mga sinabi nyo. Ah ba, sumagot si Ma'am Beverly. Asan yung sagot ni Ma'am Beverly? Hanggang wala ka nang masabi. Aba, magaling, oh, diba? Ang ganda rin. Kapag wala ka nang masabi, sabi ni Angelo. Okay. Sige, ang dami, nakakatuwa kayo. Sige, ngayon, alamin natin, ano ba yung proseso o tawag sa proseso na ginawa natin na kung saan yung mga salita mula sa Ingles ay tinumbasan natin sa Filipino. Tinan ko nga kung inyo itong, kung alam ninyo. Okay, tinan nga natin yung proseso o pamamaraang ginawa natin na kung saan ay tinumbasan natin yung mga salita o yung mga tinatawag nating pamagat na unang awit mula sa Ingles patungo sa Filipino. Ayan, may sagot si Jude Michael Botardo Jansalin. Ang sabi niya, pagsasali yung wika po. Yan, tama ka dyan, Jude. Okay, gayon din kay Roy Lester. Yan, ang ginawa natin ay pagsasaling wika. Sa palagay ninyo, naging madali ba para sa inyo yung ginawa nating pagsasalin? Tingnan ko nga, gusto ko lang marinig. Naging madali ba para sa inyo yung ginawa ninyong pagsasalin? Okay, tama kayo, pagsasalin wika. Gusto kong makuha ang inyong reaksyon. Naging madali ba? Sabi ni Gian, hindi po. O bakit kaya? Nagbigyan natin ng dahilan. Okay, tama. Yung prosesong ginawa natin o pamamaraan ay tinatawag na pagsasaling wika. Sabi rin ni Roy, hindi po. Sige nga, nais kong malaman bakit kaya hindi naging madali para sa inyo yung ginawang pagsasalin. Okay, sige nga. Ayan, oh. Okay, yan. Sabi rin ni Precious, hindi po. Pero mamaya, aalamin natin para maging madali na sa inyo ang gagawing pagsasalin. Sabi ni Chayin, mahirap po. Sakto lang po, sabi ni Christian. Yan. Sige, tinan natin. Sabi ni Alwin, okay, hindi rin naging madali. Sabi ni Manny John, depende. Aba, di nakapag-desisyon. Medyo may pagkahirap kasi yung ibang salita ay parehas ng salita.
Okay, sabi ni Jude. Okay, sige. Tama kayo. Yung ginawa nating proseso ay tinatawag nating pagsasaling wika. Alam mo ba na ang pagsasaling wika ay ang paglilipat sa pinagsasalinang wika o yung tinatawag nating target language? Okay. So, mula doon sa tinatawag natin, ano ba yung ating target language o pagsasalinang wika? Okay. Yun yung tinatawag natin dyan. Na kung saan ay tutumbasan natin ng diwa at estilo sa wikang isasalin o tinatawag na source language. Okay, ang isasalin, ito tandaan ha, ang isasalin ay ang diwa ng talata, okay, o ng pahayag, at hindi ang bawat salitang bumubuo rito. Oh, yan, nakakita ko ng sinabi. Sabi ni Jewel, hindi po kasi minsan maraming iba't ibang salita ang katumbas ng salitang Ingles sa wika natin, sabi ni Jewel. Sabi ni Jan, sapagkat may mga terminong ginamit na mahirap tumbasan sa salitang Filipino. Tama naman yun. Hindi naman po ito naging ganung kahirap. Okay, good, Kate. Sabi ni Jude. Okay, yan, tama yun. Ayon kay Santiago, sabi nga natin, ang pagsasaling wika ay paglilipat. Okay, inililipat natin yung pinagsasalinang wika o tinatawag na target language, okay, sa pinakamalapit na katumbas na diwa, okay, at estilo na sa wikang isasalin o yung tinatawag nating source language. Okay. Ang isasalin, lagi niyong tandaan, ang dapat na isalin ayon kay Santiago ay ang diwa. Okay, yung pinaka-diwa nito, hindi yung salita. Dapat alamin ninyo ano ba yung diwa o yung mensaheng nais na iparating. Yun ang mahalagang maisalin at makuha natin. Yun ay ayon kay Santiago. Sige, lagi niyang tandaan ha. Okay, sige, tingnan naman natin. Ayon naman kay Naida, ito ay pagbuo sa tumatanggap na wika ng pinakamalapit at likas na katumbas na mensahe ng simulaing wika. Una ay sa kahulugan at ikalawa ay sa estilo. Ang estilo at paraan ng pagkasulat ay kailangang katulad ng sa orihinal. Yun yung napakahalaga. Sabi dito, okay, ililipat mo sa pinakamalapit at likas na katumbas. Ano ba yung pinakamalapit na katumbas? Hindi naman sinabi eksakto yung tiyak, di ba? Sinabi lang pinakamalapit. Okay, kasi sabi nga, mahirap din namang tumbasan yung eksakto at tiyak na talaga. Di ba? Kahit naman sa pagsasalin, halimbawa sa dalawang basong tubig. Di ba? Sabi nga natin, kapag isinalin natin yung isang basong tubig, daway laman, doon sa walang laman, okay, anong nangyayari? Di ba hindi naman natin ito maisasalin ng buong buo sabagkat meron pa rin bahaging natitira. Kaya ang sabi sa pagsasaling wika, kapag tayo nagsasalin, yung pinakamalapit. Pero ang mahalaga ay makuha natin ay yung diwa. Okay? Yan. Sige, sunod. Tingnan natin. Okay, sabi rin ang pagsasaling wika, ayon naman kay Savory, okay, isa itong proseso na maaring maisagawa sa pamamagitan ng pagtutumbas. Tutumbasan mo. Okay. Pagtutumbas sa ideyang nasa likod ng pananalita. Kailangan matumbasan. Hindi naman, kaya nga hindi sinasabi, eksakto yung tiyak. Kasi sabi nga, tinan nyo, tutumbasan, okay, yung pinakamalapit o isasalin. Yun yung mga susing salita na dapat nito yung tandaan kapag pagsasaling wika. Okay? Sige, tingnan natin. At sabi nyo nga kanina, hindi naging madali yung pagsasalin, di ba? Okay. Kaya ngayon, dapat lagi nyo tatandaan yung pinakamalapit na salin, yung pinakakatumbas. Okay? At lang isasalin, hey, hindi yung salita, kundi yung diwa. Okay? Yung diwa ang dapat natin isalin. Yung pinakamensahe ang dapat na maabot. At para magawa natin yan, ito ang katangiang dapat taglayin ng isang tagapagsalin. Diyan nga natin. Una, dapat may sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot. Sabi nga, ibig sabihin dalawa dahil dalawang wika yung kasangkot doon. Katulad sa ginawa natin kanina, di ba? Yung Ingles patungo sa Filipino. Ang katotohanan, lahat ng akdang pampanitikan natin sa Grade 10 ay mula sa iba't ibang bansa, di ba? Okay, katulad ng mga tinatalakay natin na isinasalin sa Filipino.
Kaya napakahalaga dito, sabi nga, okay, laging merong dalawang wikang kasangkot. Kaya mahalagang alam mo yung parehong wikang kasangkot sa gagawin mong pagsasalin, no? Okay. So, hindi pwedeng isa lang yung alam mong wika. Dapat pareho. Okay. Sabi din dito, dapat yung tagapagsalin ay may kaalaman sa gramatika ng dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin. Okay. Pag sinabi natin gramatika, paano ba ito nabubuo, inaayos, at ginagamit? Okay. Yung mga pahayag. Okay. Yung mga salita. Diba? So, napakahalagang alam natin kung paano nabubuo yung mga pahayag, yung mga salita at yung mga pangungusap. Kaya dapat may alam sa gramatika. Okay. Ikatlo. Tinan ko nga. At ikatlo. Okay. Sabi ni Judo, sa pinakamalapit na salita, basta't nandoon ang diwa. Oo. Tama yun, Jude. Okay. Sabi, oo. Sabi rin ni Jude, diwa ang sinasalin, hindi ang salita. Tama. Kaya nga kung minsan, o madalas, nagtatanong yung mga mag-aaral, Ma'am, anong salin po nito sa Filipino, yung salitang English na ito? Okay, tatanungin ng guru ninyo sa Filipino na alin, paano yan gagamitin sa pangungusap? Kailangan alam yung konteksto, yung kabuuan, para mas higit na maisalin sa wasto at tama, di ba? Na pamamaraan. Ganun lang yun. Hindi lang basta isasalin natin ang salita sa salita. Okay, kasi maiiba yung kahulugan. Okay, ikatlo, dapat may sapat na kaalaman ng tagapagsalin sa paksang isasalin sapagkat siya ay higit na nakakaalam at nakakaunawa sa mga konseptong nakapaloob dito. Yun ang isa sa pinakamahalaga. Dapat pinag-aralan din ng tagapagsalin yung paksang kanyang isasalin. Okay, nang sa gayon ay matumbasan niya ito, okay, at maisalin niya ito yung diwang nakapaloob dito, upang maunawaan ng mambabasa. Kasi may mga hindi pwedeng basta na lamang isalin to. Posibleng, okay, yung original, ay mas maganda pang basahin yung original kesa dito sa salin. Samantalang kaya tayo nagsasalin para mas maunawaan natin kasi sa lingwahe natin, di ba? Kaya napakahalagang may kaalaman sa paksa. Alam ng tagapagsalin yung paksang kanyang tinatalakay. Okay, tandaan yan. Okay, sunod. Tingnan natin. Ikaapat, sapat na kakayahan sa pampanitikang paraan ng pagpapahayag. Di ba meron tayong paraan ng pagpapahayag? Kung minsan yung literal, yung mababaw lamang na pagsasalin. Pero pag sinabi natin pampanitikan, ito yung mas mataas na paraan ng pagpapahayag. Okay, nandoon yung pagiging malikhain at kagandahan. Di ba? Okay, kaya dapat may kasanayan sa pampanitikan na pagpapahayag. Okay? Pero huwag matakot, ah. Kaya nga tayo nag-aaral. Eh, no? Sige. Mahalaga lang alamin natin kung ano yung mga dapat nating taglayin kung tayo ay magiging isang tagapagsalin. Ayan. Ikalima, dapat may sapat na kaalaman sa kultura ng dalawang bansang kaugnay sa pagsasalin. Dahil laging sinasabi na ang kultura ay kadikit o ang wika ay kadikit ng kultura, kabuhol, hindi lang kadikit, kabuhol. Laging magkaugnay ang kultura at ang wika. Kaya nga, kung halimbawa, sa Ingles, yung snow, wala naman tayo talagang tiyak na salin sa snow. Diba? Hindi naman pwedeng yelo. Alam natin yung yelo, malalaki yun. Hindi naman yun yung snow, diba? Okay, pag sinabi naman natin niebe, hindi naman din yun sa atin, sa Kastila yun. Diba? Kasi hindi kultura ng Pilipino yung pagkakaroon ng snow. Wala namang snow talaga sa Pilipinas eh, no? Oo, yan. Halimbawa, kulturang Pilipino, katulad sa atin, marami tayong salin na mga salita. Okay, pagdating sa okay, sa pagkain katulad ng kanin, 'di ba? Bigas. Okay, bigas, sinaing. Okay, pag ito ay naluto, okay, pag ito ay hilaw pa, okay, pag may balat, palay. Okay, pag ito ay sinabi natin isinain, pag wala ng balat, ginagiging bigas. Kapag naman ito ay niluto natin, nilagyan na ng tubig, nagiging sinaing. Okay, pag ito naman ay malamig na, anong tawag natin? Kapag malamig na, tingnan ko nga, ang tawag natin dito ay bahaw. Okay, pag ito ay
ating nilagyan na ng tawag dito, bawang, nagiging sinangag. Pero anong sali nito sa English? Halos lahat puro rice, 'di ba? Cold, pag sinabing bahaw, cold rice, rice pa rin, no, tama, bahaw. 'Di ba? Rice pa rin. Bakit po sa Filipino ang dami nating pwedeng maging salin, 'di ba? Okay, mula sa palay, bigas, sinaing, lugaw, may mga kakanin pa. Pag malamig, bahaw. Kapag medyo nasunog, ay nagiging tutong. Kapag ito ay ano, nagiging sinangag pag niluto natin. Pero sa English, halos lahat ang katumbas ay rice. Bakit? Hindi nila din kasi kultura ang pagkain nito. Hindi katulad sa Filipino, kultura natin ito, kaya marami tayong katawagan. Kaya dito sinasabi, mahalagang may sapat na kaalaman sa kultura ng dalawang bansa para tayo, okay, at maiugnay ang ating pagsasalin. Tama ba? Naintindihan ba? Kung naintindihan nga, pahingi nga ng puso si Tutor Donna. Okay, kaning lamig. Ayan, may pumuso na. Naunawaan ba yung kultura na ang kultura ay kadikit lagi o kabuhol ng wika? Laging magkasama yan. Ayan. Yan, may mga pumupuso na. Salamat sa papuso, Jeffrey, Christian, Gio. Okay, Sean. Okay, lagi nyo lang tatandaan, ha? Hindi lang basta nagsasalin. Tayo dapat inaalam natin yung kultura nito. Okay? Katulad sa English at sa Pilipinas, magkaiba. Okay? So, alamin natin yan. Sunod, ito yung gabay na gagawin natin sa ating pagsasaling wika. Salamat sa mga papuso ninyo. Ibig sabihin, nandyan pa kayo. Okay, una, itong dapat niyong gawin. Mahalagang basahing mabuti ang buong tekstong isasalin at unawain ang kabuuang diwa nito. Okay, huwag kayong agad nakita niyo kaagad yung isang pangusap, isinalid niyo na. Hindi ganoon. Dapat yung kabuuan ng teksto, dapat mabasa mo ito at maunawaan. Yan ang una niyong gagawin kapag magsasalin kayo. Salamat sa mga papuso. Ikalawa, tandaang mahalaga para sa tagapagsali na magkaroon ng malawak na kaalaman sa wikang isasalin, okay, at sa wikang pagsasalinan. Mahalaga yun. Okay, yung tinatawag nating dapat alam nyo yung dalawang wikang kasangkot, sabi nga natin. Dahil hindi lang basta magsasalin. Okay. Ikatlo, mahalaga rin ang kakayahang makapagsulat ng maayos at maging pamilyar sa mga estilo ng pagsulat sa dalawang wikang kasangkot sa pagsasalin. May kanya-kanyang estilo o pamamaraan. Okay, yung mga manunulat o mga tagapagsalin. Di ba? Okay. Okay, ito yung gabay. Itong dapat niyong gawin. Una, isagawa niyo yung unang pagsasalin. Sumubok muna kayo. Mataas yung mabasa. Sumubok kayo. Isaisip na ang pagsasalin ay dapat diwa. Okay, sabihin yung diwa, yung mensahe nito. At hindi yung salita sa salita. Di ba? Okay. Sunod, ikalawa, matapos mong sumubok sa unang pagkakataon, basahin mo ito, suriing mabuti ang naging pagsasalin. Tandaan na ang pagdaragdag, pagbabawas, pagpapalit o pagbabago sa original na diwa na isinasalin ng walang makabuluang dahilan ay isang paglabag sa tungkulin ng tagapagsalin. O dapat hindi tayo nagdaragdag lamang, okay, o nagbabawas kasi dapat ito ay katumbas o halos katulad ng original. Diba? Kaya ito ay labag yung pagdaragdag at pagbabawas o pagbabago. Okay, ikatlo, revisahin matapos mong makapagsalin, nakagawa ka na ng una. Okay, revisahin mo, i-review mo. Okay, revisahin ang salin upang ito'y maging totoo sa diwa ng original. Pansinin din ang aspektong panggramatika ng dalawang wikang kasama sa pagsasalin. Huwag kang masiyahan agad sa una mong ginawa. Basahin mo ito dahil sa pagbasa mo at pagre-revisa, check, may makikita ka pa. Okay, makikita ka pang may pagkakamali o pagkukulang at maaari mong ayusin. Yan. Ika-apat, kung gagamit ng diksyonaryo, isa-alang-alang iba't ibang kahulugan ng isang salita, kailangan ng isang mag-aaral ang pagsasanay upang makuha ang kahulugan ng angkop na konteksto ng pangusap. Okay, kasi nga hindi lang basta salita sa salita ang pagsasalin, 'di ba? Dapat, okay, alamin natin yung diwang nakapaloob. Bagamat maaaring gumamit talaga ng diksyonaryo, okay? Ayun.
Sige, naintindihan ba kung ano ang paanong gagawin natin? Sige, merong halimbawa si Tutor Donna dito kung paano gagawin. Okay? Yan, salamat sa walang katapusang papuso ninyo, mahusay. Ayan, tingnan natin yung halimbawa. May halimbawa si Tutor Donna, katulad ng snake in the grass. Snake in the grass. Tingnan nga natin. Hello, Irene. Alikong Dalupang. Okay, mula sa Kabatuan East. District de Diamantina, Kabatuan, Isabela. Hello po sa mga taga Diamantina. Okay. Sabi ni Regine, mas magandang gumamit ng diksyonaryo kaysa sa Google Translate. Oo, tama yun. Kasi kung minsan ay hindi naman angkop o tumpak yung naibibigay lahat ni Google, no? Kaya mahalagang meron din kayo talagang diksyonaryo. Magaling yun. Tama yun, Regine. Okay. Sige nga, tignan natin. Yung halimbawa, snake in the grass, sabi. Okay, yung literal, pwede natin sabihin ahas sa damuhan. Diba? Literal eh. Mababaw, simple. Yan, ahas sa damuhan. Oo, tama. Yan yung literal. Pero ito yung tamang sali natin kung kukunin natin yung diwa mismo nung nasabing pahayag. Okay, dapat ito ay nangangahulugan ng lihim na kaaway o traidor. Alam naman natin pag sinabi natin snake, 'di ba? Nanunuklaw. Kaya ito ang higit na tamang saling, lihim na kaaway o traidor. 'Di ba? Yan. Okay, yan ha. Sige, sumunod. Na natin. Nakita niyo yung pagkakaiba ng dalawang salin, yung literal at yung tamang salin. Yung ikalawang ito ay yung tinatawag nating pampanitikang pagpapahayag. Yan. Ikalawa, A piece of cake. A piece of cake. Sige nga. Tingnan natin. O, sige, gusto kong makita sa inyo. A piece of cake. Paano nyo kaya isasalin? Kung sa literal daw, okay, ito ang magiging salin. Kapirasong cake. O pwede rin namang kabahaging cake. Di ba? Okay. Kapirasong cake o kabahaging cake. So, piraso ng cake. Oo, yan yung literal, yung mababaw. Pero kung kukunin natin yung tamang salin at pagkatawag natin pampanitikan, ayan, may sumasagot, sobrang dali, napakadali, madaling gawin, ayan. Okay, mahusay. Tama kayo dyan. Okay, yan. Ang tamang salin, ito ay isang gawain kayang-kayang tapusin ng madalian, mabilisan, di ba? Kaya tama yung sinabi nyo, napakadali. Okay, sobrang dali. Yan, yan, pwede, di ba? Kaya makikita ninyo yung kaibahan ng literal sa tamang salin, di ba? Okay, yan, tama yun. Okay, magaling. Sunod, ikatlo. Dito sa ikatlo natin. The hour I spend with thee, dear heart, are string of pearls to me. I count them, everyone part, my rosary, my rosary. Tingnan nga natin. Okay, yan yung salin sa English. Okay, yung pinakasalin sa Filipino. Tingnan natin kung paano isinalin sa Filipino, ha? Okay. Okay, ito ang salin niya. Ang mga sandaling kasama kita, sa pakiwari ko'y kwintas ng perlas, binibilang ng paisa-isa na wari rosaryo ng wagas kapag sintang. O, di ba? Okay, naunawaan natin at gayon, napakahusay na naging pagsasalin. Okay, nakuha yung pinakadiwa ng nasabing original na pahayag o pinatawag nating saknong. Di ba? Yan. Sige. Ngayon, naunawaan ba ng grade 10? Okay, naintindihan na ba ng grade 10 ang tinatawag nating kahulugan ng pagsasaling wika? Okay, ang katangiang dapat tadlayin at yung pamamaraan na dapat nating sundin kapag tayo ay magsasalin. Kung tunay ng naunawaan, pahingi ng puso o kaya naman ay pa-thumbs up. Yan. Okay, aba, yan na. Pumuso na si Roy Lester. Gayun din si Jeffrey, napakadaming puso. Ang sabi niya, opo. Sabi rin ni Heather, opo, Regine. Ayan. Opo, ayan. Nakakatuwa naman na naunawaan kung paanong higit na magiging madali at mahusay ang ating gagawing pagsasalin. Alaki ng puso ni Argel. Ang daming puso ni Jude. Salamat. Yan.
Ibig sabihin, handang-handa na kayo sa gagawin nating pagsasanay. Diba? Okay, yan. Magsanay tayo. Tara, magsalin tayo. Okay, tingnan natin. Simulan natin. Ganun ulit ha. Ilalagay yung, dito ilagay nyo yung walang bilang eh. Siguro yung English tapos yung salin sa Pilipino. Okay, yung nahanap natin ay yung salin sa Pilipino. Okay. Una, salin sa English, ito daw ay rising. Ngayon, gagawin natin gabay. Ang rising, ang dapat maging kahulugan nito sa Pilipino ay ang panahon kung kailan umaahon ang araw. Tingnan nga natin, ano kayang dapat na maging salin nito? Sige nga, aghihintay si Tutor Donna. Yan, ang daming papuso, talagang handang-handa na. Paano kaya ating isasalin yan? May sagot na si Jude Michael. Ang sabi niya, rising, bukang liwayway, yaba? Pagbangon, sabi naman ni Jeffrey, pwede. Okay, kasi maaaring depende pa rin ito sa paggamit sa, tinatawag nating pagginamit ito sa talata. O sa pangungusap, maaaring maiba ang kahulugan. Yan, pero tama, bukang liwayway, sabi ni Jamie. Okay, Emmy, yan. Sige, tama, ang daming tamang sagot ni Precious. Diyan, yan. Okay, pwedeng bukang liwayway, pagsikat ng araw o umaga. Meron ako nakita kanina, pwedeng pagbangon. Okay, maaaring sabi nga, depende ito sa paggamit natin o kapag ginamit natin sa pangungusap. Diba? Sige, magaling. Tama yung mga sagot ninyo. Yan, ikalawa. Okay, salin sa Pilipino, dapat ito ay nag-iisa na walang magulang. Sabi sa English, orphan. Orphan. Tingnan nga natin, ano daw ito sa Pilipinong salin? Okay, sabi ni Jude, ba? Mahusay si Jude, nauuna talaga, palaboy, ulila, aba? Okay, gayon din ang sagot ni Kian. Okay, ni Eliza, ulila, Christina, ayan, ang daming sagot, halos pare-pareho. Okay, ang sabi niya, ayan, ang pwede nating sagot, ulila, ayan, walang magulang, di ba? Okay, tinatawag natin itong ulila. Magagaling. Tama yan, Adrian, Abigail. Ayan, tama kayo. Sige, mausay. Bilangin ha. Okay, ikatlo na tayo. Rolling. Sa Ingles ay rolling. Okay, nagpaikot-ikot pababa. Okay, ano kayang dapat na salitang angkop na salin sa Pilipino? Tingnan nga natin. Ano angkop na salin ito sa Pilipino? Ayan, mausay. Ang dapat ay, tingnan nga. Okay, yung ikatlo natin, rolling. Nagpaikot-ikot pababa. Ano kaya ito? Sabi ni Gian, gumugulong-gulong. Sabi ni Mark Daryl, nagpagulong-gulong. Ayan, ayan pare-paro. Si Jude, ganyan din. Si Christina, Darren, Argel. Ayan, ang dami, halos lahat pareho. Ang sagot, yan. Pagulong-gulong, di ba? O gumugulong-gulong. Kasi depende kung paano ito gagamitin sa pangungusap. No? Okay, magaling. Pwede, tama naman yan. Salin sa Pilipino ng salitang shout. Ang kahulugan dapat ay pagtaas ng boses sa pagsasalita. Tingnan nga natin. Ayan. Okay, may sagot na si Gilbert. Ang sabi niya, sigaw. Okay, sumigaw. Sabi naman. Gayun din si Jewel. Parehong sagot. Si Gio, sigaw. Okay, sumigaw. Iyan, tingnan natin. Salin sa Pilipino ng shout, pwedeng sigaw, hiyaw, bulyaw. Diba? Okay, pwede yon. Okay? Sige, magaling. Oh, halos tama ang inyong mga kasagutan. Ha? Di ko na lang halos mabasa dahil na mabilis. Ha? Pero nakakatuwa kayo sa inyong pakikibahagi ngayon, grade 10. Natutuwa ako. Ikalima na tayo. Mysterious. Okay, ito ay isang pangyayaring kababalaghan. Ano kaya ito? Diba? Okay, mysterious. Ano kaya ang salin nito? Sabi ni Kian Martin, mahiwaga. Ah, okay, sabi ni Jewel, gayon din. Sabi ni Jeffrey, misteryo, ba? Okay, si Catherine, mahiwaga. Ayan, halos pare-pareho. Nicole, okay, yan. Tingnan natin, mahiwaga o misteryoso. Yan. Okay. So,
palakpakan ang inyong mga sarili, di ba? Na sa pamamagitan nito, nakikita natin kung gaano na rin kalawak ang inyong bokabularyo. At mahalaga yun sa pagsasaling wika, di ba? Okay, hindi pa tapos yan, meron pa tayo. Okay, babasahin ng talata at punan ng katumbas na salita sa Pilipino, mga salitang Ingles na nasa loob ng panaklong upang mabuo ang diwa nito. Hanapin ang sagot sa nasa loob na kahon o sa ibaba, hindi ko na inagat, sa itaas na bahagi. Okay. So, okay, naririto yung pagpipilian ninyo ha ng sagot. Okay, sa mga bilang na naririto para mabuo natin yung talata, yung katumbas na na salin sa Pilipino ng mga salitang Ingles. Okay, una, nang sumunod na mga. Okay, tingnan nga natin. Nang sumunod na mga, anong tamang salin sa bilang isa? Okay, mapumapalakpak si Regine, no? Si John Clyde, nakakatuwa, di ba? Okay. Okay, sabi niya, may sagot na si Lucy. Lagyan ng bilang parati, ha? Para di kayo malito kung anong bilang sinasagutan. Sabi ni Carissa, araw. Si Angelo, princess. Gayon, sabi nila, araw. Nang sumunod ng mga araw, yan, tama. Ay may nakitang. Okay, tingnan nga natin. May nakitang. Ikalawa, dead. Ano kaya itong ikalawa? Tama kayo. Mahusay. Okay, so may sagot na si Cristel, patay. May nakitang patay. Sabi ni Cristel, Justin, Maxine, Kyle. Okay, dito pipili ha. Okay, may nakitang patay. Tama. Okay, patay. Magaling. Na nakahundusay sa mainit na palayan. Isang batang. Okay, yung male. Ano kaya ito? Isang batang. May sagot na si Mark. Tingnan natin ang sagot ng iba. Okay, yung iba ngayon palang pumapasok sa bilang dalawa. Sabi ni Mark, si Christine, may sagot na rin, Maxine, Lucille. Okay, yan. Sabi, okay, isang batang lalaki na alipin. Ha? Nung sumunod na mga araw ay may nakitang patay na nakahandusay sa mainit na palayan. Isang batang lalaki na alipin. Nakita siya ng tagapagbantay at nilatigo siya. Okay, ikaapat, crush. Crush. Tingnan natin. Crush ang bata. Ikaapat na bilang. Yan, tama yung mga sagot nyo. Ikaapat, nakita siyang ng tagapagbantay at nilatigo siya. Okay, tama ang sagot. May sagot at si Ian Martin, si Kyle. Okay, sagot. Si Jeriel. Okay. Sabi nila ay bumagsak. Yan, tama. Bumagsak ang bata. Yan, very good. Tama ang sagot ninyo. Sunod, kalima na tayo. Pinuntahan siya ni Toby at sinabi nito ang, ano kaya? Sinabi nito ang, okay, ikalima. Ikalima, okay, word, ano kaya? Sinabi nito ang, sabi ni Maxine, Jude, Angelo, Sarina, salita ng lumang Africa. Okay, tama. Salita ng lumang Africa na minsan lang niyang. Okay. Ano kaya? Heard. Okay. Minsan lamang niyang. Okay, tama yung mga sagot ninyo. Okay. Marami pang pumapasok. Minsan lamang niyang narinig, sabi ni Christine. Okay. Minsan lamang narinig, sabi ni Christina. Okay. Minsan lamang niyang narinig. Kaya hindi niya agad maintindihan. Tama kayo dyan. Okay. Nakalimutan ng bata ang narinig niya. Nagtungo si Toby at muling whispered. Ano kayong whispered? At muling? Okay, Gian. Sabi ni Gian, ibinulong. Muling ibinulong, sabi ni Gian. Okay, gayon din si Darren. Lucille. Yan, tama yung mga sagot niyo. At muling? Okay, ibinulong sa bata, nakuha niya ang tamang salita. Ayan. Okay, nagpagulong-gulong siya sa, ikawalo na tayo, nagpagulong-gulong siya sa, okay, marami pa sumasagot, tama yung mga sagot nila, Francine, Myra, Christina, ikawalo, nagpagulong-gulong siya sa, okay, may sagot na si John, si Jaylee, at si Lucille, Roy, yan, pare-pareho, Christian, nagpagulong-gulong siya sa hangin. Tama.
pansamantala siyang nakalipad at siya ay idinuyan sa ano daw yung hat? Idinuyan siya sa hat? Ano daw yung hat? Idinuyan siya sa patlang na simoy ng hangin. May sagot na si Justin, Christine, Christelle, Alwin. Excuse me. Okay, sabi, nagpagulong-gulong. Tama kayo dyan. Sa mainit na simoy ng hangin. At muli siyang, Lu, ano daw kaya ito? Lumipad, sabi ni Kiana. Sabi ni Mark, ganun din. Okay. Oh, ngayon pala pumapasok yung iba. Tama. Muli siyang lumipad. Very good. Yan, mahusay, magaling, kahanga-hanga ang grade 10. Nagawa ninyo ang ating pagsasanay. Okay, sa susunod na is ko na subukan ninyo ang inyong mga sarili. Pumili kayo ng paborito ninyong awit sa Ingles. Pagkatapos, subukan nyo itong isalin sa Filipino. Okay, tapos pwede nyo ipadala kay Tutor Donna ang inyong nabuo. Tapos ilalagay natin dito, ha, pag napili. Pwede nyo i-PM si Tutor Donna. Hanapin nyo yan sa Facebook. Tapos isend ninyo sa akin yung inyong nabuo para nakita natin yung ginawa ninyong pagsasalin. Ha? Sige, tingnan natin. Grade 10. Ayan. Ngayon, sige nga, narito na tayo sa nalaman ko matapos ang ating pagsasanay. Kunin muna natin ilan ang nakakuha ng 10. Yan, mukhang ang dami nang nakakuha ng 10. Okay, ang dami nakakuha ng 10, ha? Okay. Ah, sabi ni Regine, title lang po, hindi. Kung kaya mo yung buong awit, di ba? Yung buong awit na paborito mo sa Ingles, isalin mo. Okay. Para tingnan natin tapos, gawin mo, lagyan ninyo ng larawan, kuhanan ninyo ng larawan at isend nyo sa akin. Tingnan natin para mailagay natin dito sa susunod nating pagkikita. Ha, grade 10. Aba, 10 over 10 lahat halos. Oh. Si Annie, Kian, Mark, Roberto, Alwi, lahat sila, 10. Okay, magaling. Talaga namang tuwang-tuwa si Tutor Donna. At mamaya, magpapalipad ng halik si Tutor Donna. Yan, si Jeffrey, ang daming puso. Ngayon, dito na tayo sa nalaman ko. Okay, nalaman ko, dugtungan natin ha, natutuhan ko ang, okay, sige, dugtungan ninyo nga, natutuhan ko ang, okay, sabi ni Jude, nalaman o natutuhan ko na ang pagsasaling wika ay nararapat na iisa ang diwa ng wikang isasalin sa wikang pagsasalinan. Tandaan na diwa ang isasalin, hindi salita sa salita. Aba, ang galing ng Jude. Mahusay, Jude. Okay. Okay lang yan, Orland. Di ba? Okay, sa susunod, susubok ulit. Magaling. Tingnan ko nga, ano ba ang natutunan nyo ngayong araw na ito? Sabi ni Jude, nakita, nakakatuwa naman na natutuhan ni Jude ang, pagsasaling wika. Okay, 10 over 10 din si Jude. Tunay na natuto talaga. Mahusay. Sabi ni Regine, natutunan ko ang tamang pagsasalin ng wika. O yan. Alam na natin yung proseso. Very good, Regine. Yan, nakakatuwa naman, no? Sa inyong pakikibahagi, tunay na kayo ay natututo. Diba? Sabi ni Gian, natutuhan ko ang kalagahan na may sapat na kaalaman sa kultura ng dalawang bansa ay dapat kaugnay sa pagsasalin. Oo, mahalaga yun, di ba? Okay, eto na rin halos yung mga sinasabi niyo. Yung kahulugan ng pagsasalin wika ay ang mga katangian ng tagapagsalin ay, sabi nga, sige, lagyan nyo na yan, mahalaga. Okay, ang pagsasalin dahil, sige, babasahin ko mga sagot ninyo ha. Sabi ni Kian Martin, natutunan ko na ang pagsasalin ng wika ay diwa ang tunay na isinasalin, hindi lamang ang salita. Tama yan, Kian, di ba? Magaling. Sabi ni Cheyin, ang pagsasalin ng wika ay kailangang intindihin mabuti ang diwa. Oo, di ba? Ngayon, tingnan nga natin. Nakita ko na yung kahalagaan. Sa pagsasalin ng wika, sabi ni Jude, ay nararapat nating isaalang-alang ang pamantayan at kabay upang iisa ang diwa ng pagsasaling wika. Sabi ni Precious, natutuhan ko na ang pagsasaling wika ay mas mahalaga ang mensahe kaysa sa salita. Oo, kasi naiiba kapag salita sa salita ang gagawin nating pagsasalin, no? Sige, tingnan ko nga.
mahalaga ang pagsasalin dahil, tingnan ko nga, para sa inyo, bakit mahalaga ang pagsasalin? O mahalaga nga ba ang pagsasalin? Tingnan ko nga. Okay, yun na lamang. Huli na lang naman natin. Mahalaga ang pagsasalin dahil, yan, sabi ni Lian, mahalaga ang pagsasalin dahil nakatutulong ito upang higit o mas maintindihan natin ang mensahe. Oo, mahusay, di ba? Lalo na tayo, yung mga akdang pampanitikan natin ay mula sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang panig ng mundo, di ba? Okay, kaya ito isinalin upang higit nating maintindihan ang mensahe. Sabi ni Kiana, ang mga katangian ng tagapagsalin ay may sapat na kaalaman sa dalawang wikang kasangkot. Tama. Okay, sabi ni Roberto, natutuan ko ang kahalagahan ng pagsasaling wika. Mahalaga ang pagsasaling wika, sabi ni Denzel Dumadag, dahil hindi lamang iisa ang lingwahe. Okay. Partikular sa lugar, na lugar ang wika o dialekto na di kilala o naintindihan ng wika. Okay. Teka, ang bilis eh. O mensahe o teksto. Tama naman yan. Okay. Tama naman yun. Kasi sa Pilipinas nga lang, ang dami natin wikain, di ba? Hindi magkaintindihan. Kaya kung magiging mahusay na tagapagsalin tayo, yung maakt ng pampanitikan natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas at pwede nating isalin, di ba? Para mas marami ang makaunawa. Sabi ni Regine, mahalaga ito para may magkaintindihan ang nag-uusap na may magkaibang salita. Okay, Secret Princess, mahalagang pagsasalin dahil ito ay makatutulong sa bawat isa upang mas maintindihan. Hindi lamang yung salita, kundi yung mensahe o yung pagpapayag. Ayan, natutuwa naman ako dahil tunay na nakita ninyo at natutunan ang tinatawag nating pagsasaling wika, ang mga dapat tandaan at isaalang-alang, gayon din ang kahalagahan nito. Tuwang-tuwa ang puso ni Tutor Donna sa inyong pakikibahagi ngayong